Magandang araw! Ngayon, ipapakita kung paano i-configure ang Quezon City tablet ninyo. Una, pindutin ang on button at hintayin mag-open ang tablet. Kapag nakita na ang let's go, pindutin ang next button. Sa gilid na option, makikita nyo ang end user agreement at privacy policy. Yun lamang ang pipindutin at pindutin ang next. Pwede mo nang laktawan ang pagkonekta sa Wi-Fi. Pag lumabas ang use your old device, pindutin ang do not use old phone. Pindutin ang do not copy or don't copy kapag lumabas ang copy apps and data. Kapag lumabas ulit ang connect to Wi-Fi, hanapin o kumonekta sa inyong Wi-Fi. Kung wala namang Wi-Fi, pwedeng scroll down mula sa itaas ng inyong tablet upang lalabas ang mga menu na nasa itaas. Pindutin yung dalawang arrow na meron arrow up at arrow down para magbukas ang inyong mobile data. Pagkatapos nun, pindutin ang setting button. Sa settings button, scroll down ito at hanapin ang Google settings. Pindutin ang Google settings. Lalabas lahat ng Google account sa inyong tablet. Dahil wala pang nakasasave sa inyong tablet na Google account, maglalagay tayo ng isang account. Magtatanong siya ng screen lock. Kung hindi ma-skipan ito, pwedeng piliin ang pattern. Para sa Sauyo, ang pattern natin ay letter S. Para sa Emilio naman, isang maliit na E. Kukumpirmahin ng tablet mo ang naging security code mo at magbubukas na si Google. I-sign in na ang iyong Google account. Yung Google account ay ang iyong DepEdQC account. I-type in ang DepEdQC account at pindutin ng next. I-type in ang iyong password at pindutin ng next. Pagkatapos, pindutin ng I agree. Hintayin lamang. Pag may lumabas at mayroon kang nakitang accept, pindutin ang accept. Muli, maghintay. Pag may lumabas ulit na next, pindutin lang po ulit ang next. Muli, maghintay hanggang matapos mag-upgrade ang iyong device. Pindutin ang done pag natapos. Hintayin kapag nag-sync ang policies at huwag mo nang pindutin ang screen. Lalabas ang Quezon City Government app. So, pindutin ang continue para pag tinanong ang use mobile data. Tapos pindutin ang next. Tapos pindutin lahat ng option, ang remote configuration, Samsung Knox privacy policy, at I have read and agree to all. Tapos pindutin ang next. Hintayin lamang na matapos ang downloading ng lahat ng files. Kapag natapos na, makikita mo na ang mga kailangan mong apps. Tandaan, hindi lahat ng nakikita ay naka-install na. Kapag ito ay may bilog na o nakabilog na ang border niya, ibig sabihin nun, ito ay naka-install na. Kapag ito ay naka-rectangle pa, ibig sabihin nun, ito ay i-install mo pa.
pipindutin lamang ito para mag-install. Pakaingatan po ang tablet ninyo. Gamitan ng screen protector o tempered glass at cover.